Ah, ganti ka lang kayo sa babae. Oh, meron din. Ano siya po yung mag-asam sa isa? Ayun, si Mama. Kayo po sa isa. Okay. Ay, Mama. Okay po. Ah, salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Sana po nag-enjoy kayo. Sana po nag-enjoy sobra. Museo ng Katipunan. Yan, sa baba na tayo. Basa. Isa po, nakikita po natin ang scenario po na nangyari sa digmaan po. Ah, senaryo ng digmaan. Yan ang kartilya ng Katipunan. Actually, bago lang din po ang magandang ito. Pinima po ng National Historic Commission of the Philippines ko ng local government ng Samahan na kinado po ni Mayor Villalobos. Galing, galing ng mayor ng ano, ng San Juan. So, ito na po ang unang sigaw po. Tulad lang nakita niyo po sa taas. Yun, unang sigaw. Kalookan, no? Okay. Pupunit ng sedula. Yan, galing. Gumawa sila ng ano, mas maintindihan ng mga yung mga pangyayari tour. Kaya ito po, ito po yung macho nila papuntang Eiffel Bridge po. And, actually, ang Eiffel Bridge ay matatagpa natin sa may Agora po. Tapos po. Saan po yung Agora? Yung sa mga elementary school po doon. Ah, okay. Ayun po, ayun po yun. May ganyan po. Hmm, okay. Ito. Opo. Ito pala. Ang Eiffel Bridge po, dyan po kasi kila tinatago ang mga gunpowders po para mga armas mo, oh. Para mga Espanyol. Kaya kumuha po sila para ma-atake ang El Deposito po. Kasi gusto po nila iputol ang source ng tubig po. Hmm, okay. So po, marami po mga hindi nagtagumpay, nasawi ang buhay sa maraming nasawi. Yan. Dito yung ano. Ah, bali, naging ano siya, parang kuta rin. Kuta ng mga, ito po, mga, ano to, Kastila. Opo. Mga nagbabantay po sa El Polverin. El Polverin yan. Ito pala yung El Polverin. Na ngayon, ano ma'am, ano na siya? Sa may Agora po, sa tapat po. Ah, okay. Yan. Hmm. The attack on El Deposito. Ito na po ang pag-attack. Wala pa po silang armas po niya na ano, sa katawan po, kaya nahirapan po silang atakihin po. Oo nga. Ano. Nasawi ang buhay. Ang gamit lang nila, ano? Ayan po, bamboo. Ano po, bamboo lang saka itak. Tapos sila debaril. Ang nagiging ano nila pag pag napatay na nila, kukunin nila yung armas, magagamit nila. Sa malayo pa po, inaasinta na po sila. Oo. Dito po, dito na po nagsimula ang digmaan po. The Battle of San Juan del Monte. Naganap noong August 30, 1896 po. Grabe no, daming kasaysayan sa San Juan ngayon ko nung nalaman. Itong mga armas po nila, onti lang din po ang nakuha nila sa may Eiffel Bridge po, kaya hindi po sapat ito sa digmaan na magaganap po. Mm. Kaya marami po ang nasawi ang buhay. Yung iba, kasi yung napapatay lang nila, yun yung nakukuha na nila ng armas eh. Ayan, yung iba po nakuha din po nila sa may Eiffel Bridge rin po, mga... Ay, yung imbakan. Oh, imbakan, okay, sa Elpa. Galing sa Espanyol po ng mga armas. Mm. Tapos may mga konyong pa sila. Oo, hindi po talaga. Kaya po hindi po nagtagumpay. Tapos may sandbag. Mm-hmm. Ayan yung pinaka-barrier. Tapos ito, mga lagay ng ammunition. Mga bala din po. Mga bala. Kaya may sandbag. Tapos ito, mam, ano to? hindi po kami nagtagumpay na information about it. Siguro po, dyan po nila inibok yung mga gamit na estimate. Ah, okay. Yan. Tapos ito, parang simbahan. Oo. Yun. Ayun na po yung pagdepensa nila sa El Deposito po ng Espanyol. Sa El Deposito talagang dinepensahan sa San Juan, no? Opo. Okay. Ito, Vista Alegre. Ah, Vista lang ang tama. Opo. Dito po may kita nyo po yung mga martir po na Katipunan. The first martyr of the Katipunan. Yan, mga martir. Ano ba pinaka-meaning ng martyr? Siguro po yung
Wala po sa nag-sacrifice, gano'n. Nag-sacrifisyo. Ito po, mababasa na rin po dito yung kung sino-sino po yung mga... The day of... After the battle of San Juan. Ay, salamat. Sarap talaga nag-iikot ka sa mga ganito kasi parang nagbubuo ng ano, ng puzzle. Kasi ano, napunta ka sa ganitong lugar, sa Intramuros, Port Santiago. Hindi, marami pa akong bubuuin kasi konti pa lang naman yung naiikot ko. Port Santiago, naiikot ko na. Intramuros. Kumbaga, nagkakaroon ako ng ano eh. Nabubuo na siya, pero marami pa. Ito po, first declaration ng martial rule na dinikara ni Governor General Ramon Blanco po. At inaresto po dito ang apat na martir, si Sancho Valenzuela, Union Silvestre, Ramon Peralta, at Modesto Sarmiento po. Okay. Para po hindi na po umusbong ang pag-aaral nila. Okay, inaresto na yung apat na martir. After August 30, 1960, Governor General Ramon Blanco declared martial law. Yan, Bramis Luzon, Tayo Basqueson, Bulacan. And yes, pasahin nyo na lang. Yan. Dito po, may makikita po tayo na isang structure na ang mga pinayarap. Ayun po. Hindi, ano lang, siyempre, di taga San Juan si, ano eh, si Pangulong Erap eh. Simboliko rin na ano, nasa San Juan. Pero ang galing ah, nang San Juan nagkaroon ng ganito ah. Kasi sa San Juan, kadalasan, basaan ba dito? Basaan. Yan, siyempre may... Saan? Napakaganda na ito. Kahit na maliit na lugar lang po, marami po talaga. The pricing of the Filipino people. Pag ganito kasi kung hindi mo siya nakita sa social media, hindi malalaman ng tao talaga eh. Hindi... Oh, nakita ko lang to sa social media, yung El Deposito. Kaya ako nagbisita rito eh. Pero kung hindi na i-ano sa social media, wala. Hindi ko ano na mag-research about dito. Di, wala akong plan. Kasi hindi ko na ano eh, na-publish ba? Hindi ba na-publish? Mahalaga na pa-publish to eh. Pero mga estudyante, sigurado, magiging tour na to. Pero man, baga regular na talaga, mga bas-bas na siguro makukubunta rito. Uprising the Filipino people, yan, the Battle of San Juan del Monte. San Juan del Monte pala, no? Opo, kasi ang alam ko, San Jose del Monte. Sa Bulacan po. Dito po sa San Juan del Monte. Eh, minsan, pag nababanggit yung Del Monte, Bulacan. Ay, minsan po, Bulacan. Oo. Yung pala ito. Galing. Ito, ma'am, yung ano, mahilig din ako manood ng mga sine. Kumbaga, mga sine mahilig din ako manood. History din po sa Pilipinas po, may mga... Ayan, ganyan-ganyan ang ano mismo. Yung mga makikita mo sa mga palabas. Pero sa mga bata, para mas makarelate, maganda talaga to. Marami nga po natutuwa din dito. Maganda kasi... Aroon sila ng imagination sa nangaraan. Dito po, nakita niyo po ang story ng buhay ni Andres at mga simbolo po ng... okay, galing kami sa... Ito po yung mga lumang stamp po na gamit ko. Wow! Ito po mga replicas lang po ito. Scan din na, scan. Okay. Scan gabi. Yan kasi preserved talaga, grabe. Baryo! Ito yung lumang stamp. Ano kayong baryo eh? Mahilig ako mangolekta ng mga barya. Loma. Dami ko sa bahay. Ito yung kanina sa taas. Yung ano rin. Mawatawat ng KKK. Wow. Yan o. Yung iba po hindi ka pa punaal, pero ang pagkakaalam ko po, ito pong blot na photo ay sa Nueva Ecija po. Ito pa. Marami sinagtatanong ako.
Ito yung ano? Ito po ang kapatid ni Marie Pasha, si Procopio, ang kasama niya pong mamatay noon. At ito po ang kapatid ng babae. Ito, ito yung kasama niya. Opo, si ito pala si Procopio. Oo, ito. Panood yun sa pelikula. Kaya guys, para mas malinaw sa inyo, nood kayo sa pelikula. Pag pumunta kayo dito, familiarize po kayo. Familiarize. Ito po, wala pong nagmamayari ng tungkol na po yan. Pero, symbolize po yan kay Andrestin po at sa pamilya niya. Dahil, ito po yung naging hanap buhay po nila noon. Gumawa po sila ng mga tungkod at pamaypay po. Pag maganda po ang upit sa tungkod, pangmayaman po. Oh, okay. Simbolika na pang mayaman. Opo. Mga fashion sense din po nila dati. Mga kalalakihan po. Mga tukod lang dati. Galing. Ito po si Bigoyang. Oh, may dalawang magkayakap sa baba. Ayan po si Oriang at si Andres. Ay, yung mag-asawa. Kanina doon may tula sa taas. Ito pa nga yun, no? Ayan po, nagkaroon na dito sila ng anak na si Andres Jr. Ngunit na sawyang buhay. Dahil grabe pala, Paldo dati. Saya tugong sa iga, no? Ito sila? Ito po sila. Ito po yung pagkamatay po ng kanilang anak na si Andres Jr. Ano? Ayun. Ito po ang pagkamatay po ng unang asawa po ni Andres na si Monica na namatay po yung sa... Yung nandun sa taas din. Yung may literato. Yung may nunal sa mga. Si ano po, Gregoria de Jesus po yun. Ay, baka pangalawang to. Pangalawa na. Eh, okay. Ito na yung pangatlo. Tapos yung pangatlo, ito. Wala po. Si Gregoria din po. Ah, Gregorio de Jesus. Opo. Ah, okay. Salilito na ako, nadami. Adams ko. Meron sa sasulang. Diligent man. Palimang, tanong lang po ako ngayon lang umunta. Estudyante rin po kayo? Yes po, OJT po. OJT, sampung school niyo? Sa TBL Senior High School po. Nandito po kami para i-immerse ang skills po namin. At ang ano po kasi namin, track po namin ay tourism po. Oh, okay. Okay, sabi ko na eh. Sabi ko, ang babata pa ng mga tour guide. Sabi ko, dito, babata pa. Big estudyante, parang mga estudyante. Opo, pangatlong araw pa lang po namin, kaya inaaral pa po namin. Ay, pero gagaling na kayo ha. Ako, nung bata ako, wala akong pakialam sa history. Puro laro lang ako. Ngayon, nagkaisip na ako. Gusto kong balikan yung mga nakaraan. Kasi, yung lalim nung isip. Kasi dati, puro kamunduan ba? Wala akong pakialam dyan. Ngayon, nung tumanda na ako, siguro matured ng isip, nag-ano na sa lalim ng mga bagay-bagay. Ngayon ko na appreciate ang lahat. Pero, bilip ako sa, gaya nyo. Yung ganito, mga ganyan na-appreciate ako, hindi. Gantong edad na ako na-appreciate yung mga ganito eh. Yun. OJT pala sila, ma'am. Bali, ma'am, magiging ganito pala ang trabaho niyo, no? Opo, kung ito po yung bukulin namin din yung trabaho. Oo, kasi galing ako ng Port Santiago, si ma'am, basta si ma'am, nakalimutan ko pangalan. Mga nasa 40 plus na siya. Sigurado yan din kuruso niya. Galing, ang bilis niya mga gano'n. Ito naman, nakikita niyo po ang first day issue stamps po. At ito po yung mga gamit no, nila, yung masket po, yung mga patalim po na gamit nila noon. Original po yan. Ito yung mga stamp dati. Oo, documentary stamp. Opo. Yan yung dinidikit sa ano sa PRC, Professional Regulation Commission, pag kumuha ng yung average mo, may datak-datak niyan. Iyon ah. Ang school niyo, saan bayan niyo? Anong bayan yung school niyo? Dito lang din kasi sa San Juan po. Ah, San Juan lang din. Kahit dyan lang po sa ano. Ah, okay. Ibig sabihin, estudyante kayo na sa one, tapos ang nire-represent nyo sa OJT nyo, yung mismo San Juan. San Juan mismo. Ito po, makikita nyo po yung anting-anting rin po ito na nilalagay po nila sa kanilang kasuotan na naniniwala po silang hindi sila matatamaan ng bala. At ito po yung organization po ng yung mga numbers po nagsisimulate po ito ng mga pinuno.
Ah, okay. 3, 2, 4. Ba't paro yun? 6, 7, 8. May ibig sabihin yan. Huwag na natin ilalim. Malalim yan. Ito, scan copy rin to. Sigurado. Ang mga replicas lang din po ito. Ang kalayaan. Grabe, aksidente lang ang pagpunta ko rito. Kasi may kinuha ko sa Cubao. Tapos, yung kukunin ko, hindi pa dumating. Sabi ko, ikot mo na ako. Tapos, napadaan ako dito. Dito na nga lang mapapasyal. Aksidente lang eh. Dito na suot ko. Kasi kung pupunta ako sa ganito, hindi naman ganito suot ko eh. Nakapang motor pa akong maso. Dito po, may kita ko yung lugar kung saan lang. Naginap ang daliga kaya kailan na pinamunuhan ni Jose Rizal. Kaso nung nadakip po siya, ang namunan po na ito ay si Andres. Ang La Liga Pilipina yun yung organization po. Organization na pailalim. Pailalim kasi panahon ng Kastila, tinatago nila yung mga organization na tinatayo. Kailangan hindi detect yung pangalan. Parang La Liga Pilipina, pinago nila sa pangalan na ganyan. Pero grupo siya ni Rizal. Parang, kasi binumonitor nila si Rizal. Kumbaga, may tawag doon yung ano, basta yung detect, ano ba? Ito may tawag doon. Dito po, nakita niyo po yung ginagamit sa isang duguan po, yung pinipirmahan po. Gamit ang dugo nila. At ah, okay. Po, ang dagger. Ayan yung pinangiba. Yes po. Ang laki. Ay, po talaga. Matalim po. Grabe, blade lang. O, di ko ano. Ah, ito lang. Mga katulero. Okay. Diba, another 6 p.m. din po. Pag ano oras duty niyo? Hanggang 5 p.m. po kami. 5 p.m. kayo nakatayo? Hindi, ano naman po. May break time, tapos 4 po ang saraneto, tapos 5 po ang uwi namin. Pero hirap din na eskadyante ka, tapos tatayo ka ng ano, di ba? Ano talaga? Experience po talaga. Masaya na. Ilang araw ba JT niya? Actually, that po nasa 1 to 2 months po dapat. Kaso ngayon, 2 weeks lang po eh. Oh, hirap. Mm-hmm. Nakatayo ko. Pero masaya naman po. May natututunan din po kami. Ah, sama po punta. May okay. Nasi-share din yun. May sinishare din po silang information na nalaman po nila sa iba. Ang galing, mga estudyante yung nilalagay dito. Ang galing. Ito na po ang bukas po niya. Di ba, Blas? Hindi ko pa ito naano. Ah, ayun po, yung buhay ko na ito. Ito po, inertia. Saan yung umpisa, ma'am? Dito po. Ito na yung pinaka-umpisa. Hindi, kita niyo po, na naulila po si Andres po, si mga pagkabata, na walang po siya ng nanay at tatay. Kaya okay. Parang tinawag po siya ng orphan son of government of Philippines. Hirap din pala ng buhay ni Rizal kasi sabi Spanish daw saka Chinese ang ano, lahi niya. Opo, yung nanay niya po Chinese. Oh. Hindi rin po siya nakapag-aral pero natuto po siya sa sarili niya magbasa at magsulat ng Espanyol din po. Pero ang galing daw sumulit niya, may tula siya na pinakamaganda raw na translation ni Rizal. Sabi, dun sa Parsan Caragua, yung ang uling paalam. Ni Jose Rizal, siya ang nag-translate. Siya yung pinaka-original na nag-translate ng ano niya. Kasi Spanish yung gawa ni Rizal eh. Ang unang nag-translate ng ano nun, sa Tagalog, si Bonifacio. Napakaganda ng pagkakaano. Kahit daw mga ano, namamakaroon sa translation. Ito po, pinalo din po si Andres na mahilig sa libro at theater artist. Yeah, ang lagi niya pong pinitrain na role ay si Bernardo Carpio. Ay, ibig sabihin, kaya niya yung sinasabi ko kanina na si ano si Bonifacio magaling mag-translate. Ibig sabihin, okay. Kaya pala na-develop kasi dahil dito sa theater na artist and book lover siya. Okay? Mm-hmm. Dito po, ito po yung mga kapatid po ni Bonifacio. Nasa si Procopio ba yun? Hindi ko po alam kung saan po sila dyan, pero ayan po sina Espiridiana, Radio Maxima, at si Riyako po. May kita nyo po rin dito. Siguro mo, matagal nyo rin inaaral to, no? kahit tatlong araw pa lang po, inaaral pa rin po na. Okay, ito. Okay. Ito na po yung maaaral nila. Mga estudyante pala kayo, ma'am. Okay. Kaya ako, nag-tutor din po kami, nag-aral dito. Oo, kaya nahiya ako magtanong ka rin eh. Estudyante pala.
Okay lang po yun. Ah, ito. Ah, dito nga po yung sa ingat na La Liga Pilipina na namuna si Jose Rizal. Dr. Jose Rizal po. Kaso nung nadakit po siya, si ano? Ano na? Sige, sige, patapos na naman. Okay. Sige po, nung nadakit po siya si Rizal, ang namuna na po na ito ay si Andres Canepa. Okay, okay. July, actually po, July 2 na ano ang Liga at July 7 po na in-announce nila yung about po sa KKK po. Doon okay. Po dito nadakip si Rizal na? Opo, nadakip na po. Okay, arrested yan. Oo, natitik na kasi nila yung La Liga Pilipina, no? Galing. Ito naman po yung naging hanap buhay po nila. Gumawa po sila ng kota at kamaypay. Craftsman. Ang Rizal. Siya, gumawain. Galing talaga dati, ano? Tapos? Dito naman po, ito po ang pangalawang asawa niya, si Oriang. Dito po, nakinasal. Sa taas po, nasabi naman po siya. May tula, si na gumawa pa tula si Mama. Oriang din po. Oriang. Ito yung kasal nila, ano? Opo. Wow. Galing. Bata pa po niyan si Oriang at si Andres ay nasa 29 years old na din po. 18 years old? Pa lang po si ano, Oriang. Oh! Laka ng layo. Ang laki po ng upot. Lord. Ay nga po, talaga na nakakita ko kanina. Si Monica po ako ng asawa. Si Monica, yan, namatay. Sa leprosy po. At hindi po sila nagkaanak din. Sunstead. Ito naman po ang pagkamatay ng anak ni Andres. Anak nila po ni Oriang na namatay sa bulutong po. Sakit ang bulutong. Bata pa, no? Namatay na. Kaya hindi na rin po sila nagkaanak po dahil nakunan din po si Oriang at nagkaroon na din po kasi ng digmaan. Hindi na sila nakapag-anak. Grabe, no? Sakit na nangyari. Namatay na ng asawa, namatay na ng anak. Grabe, sakit na. Makilala po siyang diligent man. Naging ano po siya, nagtrabaho po siya na taga-deliver po. Galing din talaga siya sa baba, ano? Mm-hmm. Yeah, kasi naging suprema siya, leader. Opo, ayan po. Pero, suprema po siya. Yung suprema na, ang galing, ha? Tumalon dito, dati siyang suprema. Galing, nagduktong agad yung sinabi ko, suprema. Opo, sumakto po. Hindi ko, minsan, kanina sa taas, sinasabi ko, tapos pag ginanong ko yung camera, nagduktong na agad. Then, ano nga ako na, amaze ako sa agad. Yan, okay na. Life of Andres Bonifacio. Wow, po yung ni Jay Torres po ang mga paintings na ito. Wow, Jay Torres. Katulad din po ng mga nasa taas na portrait, si Jay Torres. Jay Torres, galing ng pagkakagawa kasi simpleng painting na ibibigay yung kasaysayan, yung buod. Yan, hanggang dito na lang ang ating tour dito sa, anong tawag, ganina na mali ako dun eh. Museo ng Katipunan. Kanina, binanggit ko rito sa intro ko, Katipunan Museo. Mali pala. So, bali ang tawag dito, Museo ng Katipunan. Okay. Yan, hanggang dito na lang ang ating vlog dito sa... Yan, shoutout kay, anong pangalan niya, ma'am? Ann Margaret o JT dito sa... Katipunan. Museo ng Katipunan. Salamat po. Yan, hanggang sa muli. Thank you for watching. Salamat po. Thank you. Ito po ang ito. Ito na ba? Ay, isa pa.